Dikit ang nagiging laban ng Kalapan Beasts at Mansalay Black Knights. 75-77 at lamang ng dalawang Mansalay. Masasabing maganda ang naging depensa ni na Flores kay Mendez, pero hindi nito maiaalis sa kanila ang katotohanang hindi nila nagawang makalamang ng malaki sa kalaban. Isang factor dito ay ang depensa at rebounding ability ni Magbuo na ngayon lang nasaksihan ni na Mover sa tagal na nilang nakakalaban ng kuponang ito. Parang isang halimaw sa ilalim ng basket ang nabuo sa katauhan ni Marlon Magbuo. Kahit nga ang nasa 7-footer nilang sentro na si Nakumar ay nagagawang maunahan ito sa rebounding. Nagkaroon tuloy ng kumpiyansa ang Mansalay team na magpakawala ng mga mid-range at long shots dahil sa rebounder na mayroon sila. Habang nakaupo nga si Namover sa kanilang bench ay mababaka sa mukha nila ang kaseryosohan. Tatlo na ang foul ni Magbuo. Sabi nga ni Tristan na hawak ang isang papel mula sa game committee. Kailangang atakihin natin ang atakihin ng ilalim ng basket para ma-foul out siya sa game. Sambit nga ni Mover at dito na nga niya tiningnan si Trey. Trey, ikaw ang bahala kay Magbuo. Alam mo na ang gagawin. Copy, Captain. Sambit naman ni Trey nakakatapos lang uminom ng tubig. Good jobs para sa pagdepensa kay Mendez pero hindi pa rin natin mahuli ang kanyang mga pasa. Hindi na rin ito ang dating Mansalay na tamad gumalaw. Lahat ng kakampi niya ay kumikilos kaya hindi siya nahihirapang gumawa ng extra pass. Wika pa nga ni Mover. Dito na nga niya pinili ang papasok sa last quarter. Si Martin Suarez, siya, si Baron, si Trey at si Tristan. Depensa at opensa ang mayroon ng lineup na ito kung kaya nagsitayuan na sila. Lahat din sila ay mabibilis kumilos na isa ring advantahe nila sa kalaban. Sa kabilang bench naman ay nauna nang tumayo si Ricky Mendez. Coach, ako na uli sa 2 position. Sabi nga ni Ricky at napatango naman si Isaiah. Mukhang may plano raw si Ricky at hahayaan niya ito. Ilang quarter ng tahimik ang scoring ability nito at mukhang tapos na raw itong mag-obserba. Sige Gerald, ikaw ang magiging ball handler. Sabi nga ni coach at tumango naman si Valdez. Kasama na rin muli ng dalawa sitwason na sinundan ni Alcoba at ni Magbuo. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga muling umingay ang venue. Pumasok na ang mga player sa loob at seryosong nagkatinginan ang magkabilang team. Sa kalapan nga ang possession at pagkakuha ni Martin dito ay mabilis niya itong itinawid sa gitna. Napaseryoso rin siya nang si Gerald Valdez ang tumao sa kanya. Nakita nga rin agad niya si Mover na nagtetake advantage na naman kay Mendez sa may mid-range area. Popostehan na naman nga nito si Mendez kaso hindi napapayag si Ricky na mangyari ito. At habang inaatrasan siya ni Mover ay pasimple niya itong itinulak. Nabigla si Flores na naging dahilan upang mapahinto siya. At dito naman si Ricky bumigla ng atras at harang sa kanya. Na-delay ni Mendez ang ginagawa ni Mover. Kasabay rin ito ay napapasa si Martin ang bola sa kanilang team captain at napaseryoso si Flores nang matapik ito ni Mendez. Napangiti ng palim si Ricky dahil hindi nakita ng referee ang simpleng hila niya sa jersey ni Mover na naging dahilan upang ang bola ay tumapon palayo. Magulang ka na rin ah. Sabi nga ni Mover na bumigla ng galaw ang mga braso. Tinamaan ng isang siko niya ang nasa tabing si Mendez at naggit-gita ng dalawa para habulin ng bolang si Baro naman ang nakakuha. Pasa! Bulalas agad ni Mover at makikitang nadaig na naman ito sa pwestuhan si Mendez. Pinasa agad ni Baron dito ang bola at tumakbo sa malayo. Dito na nga nagwala ang crowd dahil isang Mendez against Flores matchup daw ang mangyayari. Pinatalbog ni Mover ang bola at pinostehan niya si Ricky. Hindi mo ako kaya sa post moves. Sambit nga ni Mover sa isip na mas nilakasan pa ang atras sa kanyang defender. Si Ricky naman ay buong tinanggap ito at sa muling pag-atras ni Mover ay dito na ito bumigla ng hakbang ng isang paapauna at tumalon gamit ito ng paharap sa basket. Kumawala naman ang inipong buwelo ni Mendez sa kanyang kanang paa. Bago nga umangat si Mover ay nilampasan niya ito at mabilis na pinalo ang bola. Hindi niya iniisip kung foul siya o hindi
Dahil ang importante ay hindi siya mag-hesitate at nang iaangat ni Mover ang bola ay kumawala ito at mabilis itong inagaw ni Mendez na napaalalay pa sa sahig dahil muntik na rin siyang matumba. Nang oras na iyon, ang isa naman niyang kamay ay pinapatalbog ng mababa ang bola. Naagawan niya si Mover, bulalas ng isang manonood na napalunok. Si Baron naman ay mabilis na humabol kaso ibinato ni Mendez ang bola sa side nila at naroon na nga si Gerald na bilisang bumaba. Hinabol naman ito ni Suarez at ni Trey Agoncillo. Tumakbo na nga rin si Tristan at pagkasambot ni Valdez ay dito na nga siya bumigla ng hinto. Hindi siya nagmadali. Bagkus ay hinintay niyang makababa na ang lahat. Pagpasok nga ni Mendez sa side nila ay bumigla ito ng takbo sa likuran ni Magbuo na nagbigay sa kanya ng screen. Isang bounce pass naman ang ginawa ni Valdez at nang makuha ito ni Mendez ay dito naman lumitaw sa tabi niya si Mover Flores na handang-handang bawian siya. Bumigla ng hinto si Mendez at si Mover ay mabilis na sumabay rito at humarang. Kaso, tumalbog ang bola ng salitan sa mga kamay ni Ricky. Mababa ito at sa paglapit ni Mover ay bumigla siya ng abante na naging dahilan para mapasabay muli ito. Dito na nga rin bumigla muli si Mendez ng hinto at tinalikuran niya si Flores na sinunda ng paggalaw ng kanang paan niya. Hinawakan din ni Ricky ang bola at nang makuha ni Flores ang gagawin nito ay agad siyang lumapit dito para pigilan. Kaso, isang walang tingin ng pasa ang ginawa ni Mendez papunta sa kanyang kaliwa. Biglang sumulpot doon si Magbuo na umatake agad sa basket. Tumalo nito at buong lakas na ibinuslo sa basket ang bola na sinabayan ng pagsilbato ng referee. Makikita nga si Trey na nakahiga nang magbigay ito ng charge kaso siya ang tinawagan ng referee ng foul at basket counted din ang tira ni Magbuo. Napaseryoso si Trey sa narinig at agad siyang tumayo para sana magreklamo kaso nang i-review ang tawag na iyon ay makikitang nakatapak nga ang isang paa niya sa no charge zone line. Kaunting diferensya lang iyon at si Ricky ay agad na nilapitan si Marlon matapos iyon. Mag-iingat ka Kuya Marlon, magaling sa ganyang play si Trey Agoncillo. Paalala nga ni Ricky at tumango naman si Magbuo. Sinalubo nga si Marlon ng boo mula sa crowd nang siya ay nagpakawala ng free throw at nagwala ang mga ito nang sumablay iyon. Napasigaw ang mga taga-Kalapan at nakuha nga ni Tristan ang rebound. Siya rin nagtawid ng bola at dito na nga napahabol si Magbuo. Kaso, ito talaga ang plano ng Kalapan team. Isang screen nga rin ang binigay ni Trey at sa pagkakaroon ng switching ay doon na nga ipinasa ni Tristan ang bola sa kanyang kapatid. Good luck Magbuo. Sabi pa nga ni Trey at sa pagsugod niya ay siya namang paghabol ni Magbuo. Sa oras na makakuha ng foul si Magbuo, ito na ang magiging ikaapat niya at pwede siyang matanggal sa game kapag nakakuha pa siya ng isa. Sabi ni Mover sa sarili at nang tingnan niya kung nasaan si Mendez, ay dito na siya napaseryoso. Isang steal nga ang pumigil kay Trey na gawin ang plano nito. Kinuha nito ang bola at naalarma si Mover kung kaya't hinabol niya si Ricky. Dito na nga si Ricky napaseryoso dahil nang harangan siya ni Flores ay pinadaan niya ang bola sa kanyang likuran. Isang mabilis na pagsabay sa dribbling ang kanyang ginawa at sa pagdikit ng defender ay mabilis niya itong iniwasan na nagpakuyom sa mga manonood lalo na kay Maki Romero. Nilampasan ni Mendez ang depensa ni Flores. Pagtawid ni Mendez sa gitna ay bigla rin siyang tumalon at nagpakawala ng isang tres nang walang alinlangan. Hinalit nga ng bola ang basket at ang long three na iyon na nagpatahimik sa venue. Ngumiti si Ricky habang nakatingin sa basket. Kalmado rin siyang bumalik sa side ng Kalapan. Nilampasan niya si Mover Flores at binigyan ito ng munting ngiti. Ngayon lang din uli umiskor si Mendez at sa pagtayo nito sa unahan ng apat niyang mga kakampi ay makikita rin ang pagseryoso ng mga ito. Nakahanda na nga silang lima sa pagbalik ng possession sa Kalapan. Kasabay rin ito ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng mga taga-Mansalay. Game na, sambit ni Ricky at tumango naman ang kanyang mga kasamahan. Bumalik ang possession sa Kalapan.
Dito nga ay mabilis na hiningi ni Baro ng bola dahil si Tuason lang daw ang kanyang bantay. Ipinasa naman ito ni Suarez dito. Mapapansin nga ring maganda ang depensa ng Mansalay, pero kumpiyansa naman si Baron na maiisa niya ang kanyang katapat. Umatras si Baron at pagkatapos noon ay dito na niya inatake si Tuason. Napakuyom naman si Carlo dahil alam niya ang iniisip ni Semeron. Minamaliit nito ang kanyang defensive skills, kung kaya hindi siya umalis sa kanyang tayo. Hindi niya iniwasan si Baron at dito na nga sila nagkabanggaan at ang referee ay napatawag ng foul dahil sa nangyaring iyon. Isang offensive foul ang itinawag kay Baron na ginaseryoso ng mga taga-Kalapan. Makikita nga rin ang kaseryosohan sa mata ni Tuason na umiling na lang sa harapan ni Semeron. Hindi pa ako laos. Mahinang wika ni Tuason na ginaseryoso ni Baron na napatingin naman sa referee. Paano raw naging offensive foul iyon? Nang magkaroon nga ng replay sa isang malaking screen sa unahan ng venue, ay makikita nga ang paggamit ni Semeron ng balikat at braso para hawiin ang hindi natinag niyang bantay. Masakit iyon. Sabi naman sa isip ni Tuason na napahaplos sa kanyang dibdib matapos iyon. Lalo na nga rin nag-ingay ang supporters ng Mansalay at nang maitawid nga ni Gerald ang bola, ay makikita naman ang paghabol ni Mover kay Mendez na biglang lumitaw mula sa screen na ibinigay ni Alcoba. Ipinasa naman ni Gerald dito ang bola at si Mendez naman ay hinarangan ni Trey at ganoon din ni Mover. Si Alcoba naman ay tumakbo palayo at dito na nga gumalaw si Ricky at ipinasa ang bola na nagpahabol bigla sa dalawa niyang bantay para i-intercept iyon. Pero biglang tumalon si Ricky dahil isang fake lang ito at ngayon nga ay nahuli ng habol sina Trey at Mover. Isang tres sa harapan nila ang pinakawala ni Mendez at hinalit na naman ito ang basket na ikinakalampag ng mga nakaitim. Napatawag na nga lang ng timeout si Mover dahil sa nangyari at nang mapatingin siya kay Mendez ay isang munting ngiti ang nakita niyang ibinigay nito sa kanya. Sorry Sir Mover, sorry Trey, pero wala ni isa sa inyo ang mapipigilan pa ako. Isang seryosong statement mula sa bibig ni Mendez iyon at naiwang natameme ang dalawa sa kanilang narinig. Si Mover ay naramdaman na rin ang ganitong datingan kay Maki Romero at napakuyom siya ng kamao dahil dito. Hindi ito pwede, sabi niya sa sarili. 75-85 ang score at isang 8-0 run ang ginawa ng Mansalay Black Knights sa simula ng huling quarter. Kung magpapatuloy raw ito, ay baka matalo sila ng mga ito. Umupo nga si Ricky sa bench na may ngiti sa labi. Napahinga rin siya ng malalim at binigyan ng apir ang mga kakampi niyang nagsidatingan pagkatapos niya. Si Gerald ay napainom na rin ng tubig at napasulyap kay Ricky. Parang nakakatakot daw ang aura nito ngayon. Pakiramdam niya ay ibang Mendez ito. Napangiti naman si Coach Isaiah sa nangyari. Kasalanan mo ito, Jerry. Ngayon may paliwanag sa akin kung bakit ayaw mong i-accept ang batang ito sa team ng Ormin. Baka sa huli ay pagsisihan mo ang pagbitaw sa talento ng batang ito. Gob, sigurado na ba tayo na hindi natin tatanggapin si Mendez sa team ng Ormin? Mahinang tanong naman ng katabi ni Gob Jerry na ngayon ay nakatingin sa bench ng Mansalay. Hindi na pwede. Kailangan na lang natin siyang mapunta sa ibang team. Mahinang wika ni Gob na tila ba may alinlangan sa kanyang sinasabi. Hindi na niya pwedeng kunin si Ricky sa team ng Ormin dahil kinausap na siya ng isa sa mga magiging kontraktor ng isang malaking proyekto rito sa Ormin na sisimula na sa isang taon matapos ayusin ang pagtatayuan noon. Okay na ang bidding at hindi niya akalaing biglang may masasabi ito tungkol sa basketball at kay Mendez. Nga pala Gob, pwede ba akong mag-request sa'yo? Ito naman ay simple request lang. Total, okay na ang project na gusto mo sa South. Okay na ang lahat, wala na tayong problema. Sige ba, ano ba iyon? Masayang tanong ni Gob sa isang lalaking kausap niya sa Kapitolyo noong Lunes. Baka pwedeng huwag na ninyong tanggapin si Ricky Mendez sa team ninyo na isasali sa Maharlika. Hindi rin naman siguro lingid sa kalaman mo na kami rin na nag-handle ng Batangas basketball team. Nag-try out siya sa amin itong Sunday kahapon actually. And gusto siya ni Kuya Domingo
na isali sa team namin. Hindi naman siguro kabawasan sa mga talented basketball players ninyo si Mr. Mendez. What do you think, Gob? Napakuyom na nga lang ng kamao si Gob habang inaalala iyon. Ang Doremdes Construction ng Batangas ang naging partner nila para sa itatayong Kapitolyo sa South, at kung papayag siya sa gusto nito tungkol kay Mendez, ay pwedeng magkaroon pa ng maayos na proyekto ang kanyang probinsya na malaking tulong para sa mga nasa second district. Maliit na bagay lang naman ang pagtanggi kay Mendez para sa Ormin team kung ikukumpara ito sa mga projects niyang plano sa ikalawang distrito, lalo na ang mga farm to market roads at pagpapatayo ng magandang palengke sa Bulalakaw na may mga murang presyo ng bilihin. At isa pa, malaki rin ang may itulong sa kanya ng mga Doremdes sa darating na eleksyon sa susunod na taon kung magiging kabahagi niya ang mga ito sa kanyang mga projects dito sa probinsya. Inuna ko lang ang mas pagpapaganda ng Ormin. Marami pa namang ibang magagaling na players na pwede kami makuha. Kaya pasensya ka na, ay saya. Pero hindi na namin pwedeng tanggapin si Ricky Mendez sa Ormin team dahil ito na ang napag-usapan namin ni Mr. Orly Terejos. Si Mr. Orly D. Terejos ay pinsang buo ni na PJ at Domingo Doremdes. Ang ina niya ay isa sa pitong anak ni Don Manuel, at sila nakakuha at nagahandle ng construction company ng kanilang pamilya. Bukod dito ay isa rin siya sa mga may handle ng basketball team ng Batangas, at nagkataong ang pagpunta niya sa Calapan noong Lunes ay sinabayan din ng pagkakatuklas ni Domingo noong Linggo sa kung sino si Ricky Mendez.